Kaya naman, mga kapatid sa Islam, dahil ito ay pagsamba na kung saan para kay Allah at si Allah lamang ang tunay na nakakaalam kung ikaw ba talaga ay fasting. Kaya naman, si Allah din mismo ang magbibigay sa iyo. Ha? Siya ang bahalang magbigay sa iyo ng reward. Reward na hindi mo aakalain, mga kapatid. Tunay na sa paraiso ay may pintuan. Yukalu lahu rayyan. At ang tawag dito ay rayyan. Pintuan espesyal. Ang pintuan ng paraiso ay walo. At isa sa mga pintuan na ito, ang pangalan niya ay Babur Rayyan. O pintuan ng rayyan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatan. Kapag ang isang tao nag-aayuno, meron siyang dalawang kaligayahan na ibibigay sa kanya. Malalasap niya ito at mararamdaman niya ito yung dalawang kaligayahan. Ano yung dalawang kaligayahan na yun? Una, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha? Kapag siya ay mag-iiftar at kakain na, hindi ba napakasarap damhin? Pagkatapos mong magsakripisyo kay Allah, hindi ka kumain, hindi ka uminom, hindi ka tumabi sa asawa mo, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog. Kapag lulubog na yung araw, especially ngayon, medyo mainit, summer na. Ikaw ay uhaw na uhaw at gutom na gutom. Pag malapit na yung lumubog ang araw, excited ka ng kumain. Excited ka ng uminom ng malamig na tubig. Mga kapatid sa Islam, hindi po ba? Kapag ikaw ay nakainom na, hindi ba napakasarap ng pakiramdam? Hindi na experience ng ibang pananampalataya yon, ng ibang mga mananampalataya yon. Sapagkat hindi naman ganun yung fasting nila. Yung ibang pananampalataya, nagpa-fasting sila. Hindi lang sila kumakain ng karne, pero kumakain ng iba. Sa atin, karne, lahat ng uri ng pagkain, inumin, kahit yung paggawa ng kasamaan, at ikaw ay lalapit sa asawa mo, yung ginagawa ng mag-asawa ay pinagbabawal mula sa pagsikat hanggang sa paglubog. Ito yung total fasting, mga kapatid sa Islam. Kapag ikaw ay lululok na ng unang lagok mo ng tubig na napakasarap dadali dito sa iyong lalamunan, yun ang unang kaligayahan, sabi ni Propeta Muhammad, na mararanasan ng isang taong nag-aayuno. At pangalawa, sabi niya, magkakaroon siya ng kaligayahan at kasiyahan kapag humarap na siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. At masisiyahan siya kapag nakatagpo niya na si Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nagpa-fasting dito sa mundong ito bago siya mamatay at ginampan na niya yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Totoo, mga kapatid sa Islam. Alam niyo ba, sabi ni Propeta Muhammad sa Hadithul Qudsi, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadithul Qudsi, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng gawain ni Adan, kullu amalu ibni Adam lah. Sabi ni Allah sa Hadithul Qudsi, lahat ng gawain ni Adan ay para sa kanya. Sa kanya yun. Kumbaga, ibinibigay ni Allah, bahala na siya kung ano yung reward na ibibigay doon. Merong nakalagay sa Quran, saka nakalagay sa Hadith. Illa siyam, illa sawm, fa innahu li wa ana ajzibih. Maliban lamang sa fasting, pag-aayuno sapagkat ito ay para sa akin. Hindi ba kapag mag-aayuno ka? Sino bang nakakalam na mag-aayuno ka? O kapag ikaw nakatayo dyan sa labas, malalaman ba ng taong fasting ka? Hindi. Sino nakakaalam? Ikaw lang. At si Allah subhanahu wa ta'ala, syempre, mga kapatid sa Islam. Malalaman ba ng katabi mo kung kumain ka kanina? Malalaman ba niya kung pumunta ka sa kwarto at uminom ka ng tubig doon? Di ba hindi? Hindi yan mag-a-appear dyan sa physical na pangangatawan mo, magpapakita, ikaw fasting, walang nakasulat dyan na ikaw ay fasting. Kaya naman, mga kapatid sa Islam, dahil ito ay pagsamba na kung saan para kay Allah at si Allah lamang ang tunay na nakakaalam kung ikaw ba talaga ay fasting. Kaya naman, si Allah din mismo ang magbibigay sa iyo. Ha? Siya ang bahalang magbigay sa iyo ng reward. Reward na hindi mo aakalain, mga kapatid. Kaya naman yun ang sinasabi ni Allah, matutuwa ka, maliligayahan ka kapag nakaharap mo si Allah sa kabilang buhay. Sapagkat bakit? Sa reward na ibibigay sa iyo dahil ikaw ay nag-fasting sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na sa paraiso ay may pintuan. Yukalu lahu rayyan. At ang tawag dito ay rayyan. Pintuan espesyal.
Ang pintuan ng paraiso ay walo. At isa sa mga pintuan na ito, ang pangalan niya ay Babur Rayyan o pintuan ng Rayyan. Anong meron dito sa pintuan na ito? Espesyal na pintuang papasukan kapag ikaw ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kapag ikaw magtatawagin na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na karapat-dapat pumasok sa paraiso, tatawagin niya yung lahat ng tao na kung saan nag-ayun sa buwan ng Ramadan at karapat-dapat dito. At walang makakapasok dito sa espesyal na pintuan na ito. Para bang katulad halimbawa, sa isang buong stadium, may mga pasukan, gate lamang ng para sa mga ordinaryong tao, siksikan, maraming, di ba, matagal, may pila. Pero kapag yung mga pintuan ng VIP, madali, di ba? Saan mo gustong pumasok? Sa pintuan ng VIP? Sa pintuan ng mga ordinaryong pumapasok sa isang Astrodome, halimbawa, kung merong isang lecture o ano paman. Gusto mo sa VIP? Bakit? Dire-diretso, magalang, o di kaya lahat na lang ng special na treatment na po pwede. Walang pila, dire-diretso ka doon, hindi ka napipila. Ganon din mga kapatid sa Islam. Ang espesyal na pintuan sa mga nag-aayuno, ang pangalan Babur Rayyan. Kapag nakapasok na ang lahat dito, lahat ng karapat dapat dito, isasarado na ito at doon lang na makakapasok na iba pa.